inyong lahat. This is me again, ang inyong Ate Mai. And welcome back dito sa aking channel. So, it's 2021 na. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ilang mga basic tips ayon sa Feng Shui tungkol dyan sa inyong hagdanan. So, kung kayo po ay may mga hagdanan diyan sa inyong bahay, or napakaganda din kung kayo ay magpapatayo pa lang ng bahay at gusto nyong maglagay ng hagdanan, ito ang isang topic na makakatulong sa inyo. Panoorin nyo po ito hanggang dulo. Ngunit bago po ako magpatuloy dito sa aking ibabahaging kaalaman sa inyong lahat, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat. Happy New Year sa lahat ng mga patuloy na nanonood ng aking mga video. Maraming salamat po. At syempre, kung kayo po ay bago dito sa aking channel, first time yung napanood itong aking video na to, please don't forget na i-click ang subscribe button, ganun din ang bell button, para lagi po kayong updated sa lahat ng mga bagong upload ko. So, bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa na naman na naghihintay sa ating lahat. At ngayon, pag-usapan natin ang inyong mga hagdanan dyan. So, saan po ba parte ng bahay nakalagay ang inyong mga hagdanan dyan? Pag-usapan natin ano-ano pa yung mga bagay na hindi natin dapat ilagay dyan sa ilalim ng inyong hagdanan, o ano yung mga bawal na lugar na paglagyan ng inyong hagdanan. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Iisa-isahin po natin yan. So, ang una-una po ay, alam nyo po ba na hindi maganda na natutulog po sa ilalim ng hagdanan? Normally, nangyayari po iyan. Ano po, lalo na't kung maliit lang po yung space ng ating bahay. So, inuukupan natin talaga yung ilalim ng ating hagdanan na gawing tulugan. Bakit ko po nasabi na hindi maganda po iyan gawing tulugan or diyan matulog sa ilalim ng hagdanan? Kasi alam nyo po ba, pwede itong maging dahilan ng bangungot. So, napakadelikado po kung kayo po ay natutulog dyan sa ilalim ng inyong hagdanan. At hindi naman po maganda na ilagay ang ating altar diyan sa ilalim ng hagdanan. Parang wala naman tayong galang sa ating mga santo, no, na nilalagay dyan sa ating altar. So, kailangan naman ng altar natin nandiyan sa ating sala, no? So, mas mainam na ito ay nakaharap sa silangan o nasa silangang bahagi ng ating bahay. Iyan po ang tamang pwesto ng ating altar. At wag na wag nyo po iyan ilalagay sa ilalim ng inyong hagdanan. At ang isa pa pong tips, kung kayo po ay may hagdanan at ito po ay yung tinatawag natin na open stairs. Ano po ba yung open stair? Yung bawat step po ng ating hagdanan ay open na open. As in, wala siyang takip diyan sa pinakailalim ng hagdanan. Hindi rin po maganda iyon dahil alam nyo po ba, kapag ang swerte ay papasok sa ating bahay, aakit yan dyan sa may hagdanan, yan po ay lampasan, lumalagpak. Ayan, hindi po iyan dumediretso. So, mainam po na kung tayo ay magpapagawa ng hagdanan, mainam na ito ay sarado sa ilalim. Sa bawat steps po ng ating hagdan, kailangan ito ay sarado para ang swerte ay patuloy na dumaloy diyan sa inyong bahay. Isa din kung bakit mainam po na ang ating mga bawat steps ng hagdanan ay may mga takip, ibig sabihin po nito yung mga good energy na pumapasok diyan sa ating bahay, is hindi po siya dumediretso. Kaya ito yung nagiging dahilan kung bakit hindi nakakaipon yung nakatira mismo dun sa bahay, no? Yung tipong kapag may dumarating na blessings, na pera, hindi ito nag-i-stay ng matagal, bagkus ito ay madaling umaalis din, na gagastos nyo rin ito sa kung ano man. So, iyan po yung dahilan kapag ang inyo pong stairs ay open na open. Kaya mainam po, nalalagyan po natin ito ng takip. Hindi rin po mas maganda kung ang inyong hagdanan ay nakatapat sa main door o kaya naman ay sa door ng inyong toilet o kaya naman ay ng inyong kwarto. Basta iyan po ay tapatan sa pinto, ay sinasabi pong hindi maganda. Yan naman po ay alam na ng lahat. Ano po? Kasi iyan po ay bad feng shui. Maling pwesto po ng inyong pintuan at ang inyong hagdan. Ngunit wala naman po tayong magagawa kung sakasakaling iyan po ay nandiyan na. So, ang mabisang gawin na lang po natin ay ang maglagay po tayo ng pangontra. Ano-ano po ba ang mga pangontra na pwede nating ilagay diyan sa inyong hagdanan at sa inyong pintuan na magkatapat? So, meron po akong ibabahagi sa inyo na isang pangontra or protection na pwede nyo pong ilagay dyan kung sakasakaling ang inyong hagdan ay nakatapat po diyan sa pintuan. So, ang inyong gagawin po is maghanda lang po kayo ng isang mangkok.
maliit na mangkok lang po at make it sure na ito po ay babasagin. Ano po? Lagi po tayong gagamit ng babasagin. So kapag nakapaghanda na po kayo ng mangkok, maglalagay po kayo ng asin. So make it sure na ang ilalagay niyo pong asin ay yung purong asin. Kasi mas mainam po yung ginagamit natin purong asin kasi nakakapag-absorb po iyon ng mga negative energy. Unlike po sa mga iodized salts, hindi po siya masyadong nakakapag-absorb. So mas mainam na ilalagay po natin ay puti at purong asin. Ilalagay po natin diyan sa inyong mangkok. Kung itatanong nyo gaano karami po ng asin ang ilalagay namin, wala naman pong sinasabing dami ng asin. Basta it's up to you kung gaano po kadami ng asin ang gusto nyong ilagay sa mangkok. At ang susunod na ilalagay po natin kapag nakapaglagay na po kayo ng asin dito sa mangkok, maghanda po kayo ng pamintang buo. Mangangailangan po tayo this time ng pamintang buo dito sa ating gagawin na proteksyon. So ang bilang po ng paminta, wala ding sinasabi kung ilan ang dapat nyong ilagay. It's up to you kung gaano karami ng pamintang buo ang gusto nyong ilagay sa ibabaw po nitong asin. So ilalagay nyo lang po ang pamintang buo diyan sa ibabaw po ng asin. So mas mainam din po kung kayo ay maggagawa ng dalawang mangkok. Kasi po ito po ay ilalagay natin sa kaliwang bahagi ng inyong hagdanan. Sa unang steps po yan, kailangan katapat siya. Ilalagay nyo po iyan. And sa kanan bahagi. So dalawa po ang ilalagay nyo sa magkabilang bahagi ng inyong hagdanan. Ito po ang ilalagay nyo ang mangkok na merong asin at paminta. Kung itatanong nyo naman po kailan nyo po ito papalitan, ito naman po ay hindi nyo po agad papalitan unless kung makita nyo po na ito ay may tubig or nagtutubig yung asin. Don't worry po kasi ibig sabihin nito nakaka-absorb to ng mga negative energy. So ang gagawin nyo lang po is palit lang po kayo ng palit. Ang pagdi-dispose po nito is itatapon po natin sa inyodoro o sa anumang dumadaloy na tubig. Pwede din po dyan sa inyong lababo. Basta ito ay patutuluan nyo po ng tubig. Hayaan nyo po matapon yan. So yan po ang pamamaraan ng pagdi-dispose dito po sa ating proteksyon na gagawin. And hindi po naman natin ito kailangang palitan palagi. So kung may makikita lang po kayong reaction sa asin, magdigas man ito o kaya ay magtubig, ay kailangan palitan nyo na po yan. So iyan po ang isang pangontra na pwede nyong gawin kung ang inyo pong pintuan ay nakatapat diyan sa inyong hagdanan or kahit man yung pintuan ng inyong toilet o ng inyong kwarto, mas mainam din po na lalagyan nyo po nitong ating pangontra na asin at saka pamintang buo. At ang isa po na hindi rin magandang ilagay diyan sa ilalim ng inyong hagdanan ay ang fountain or anything na dekorasyon nyo na may kinalaman sa tubig. So may tubig po. So katulad na lang ng fountain o kaya ay ng ating aquarium, hindi po mainam na ilagay yan sa ilalim ng inyong hagdanan. Bakit po? Kasi ang magiging resulta po nito, problema po sa mga anak. So iyan po nagiging resulta niyan. So kailangan po ay ilagay po natin yung mga aquarium yung yan o kaya ay yung mga fountain yung nakadekorasyon diyan sa inyong bahay sa tamang pwesto po. Doon po natin yan ilalagay upang makaiwas po tayo ng problema sa ating mga anak. So iyan po kasi ang nagiging dahilan yan. At ngayon pag-usapan naman po natin saan po ba natin dapat ilagay ang ating mga hagdanan. So mas mainam na inilalagay natin ito sa kaliwang bahagi o kanang bahagi ng ating sala or bahay. Ngunit hindi po ito magandang ilagay sa gitna po ng ating bahay. Hindi po ito makakatulong sa inyo, sa inyong pamumuhay, sa inyong pamilya kung ito po ay ilalagay nyo diyan sa gitna ng inyong bahay. So iyan po ay napaka-importante. At kung ang inyo namang pong hagdanan ay gawa sa wood, saan po ba natin ito magandang ilagay? So napaka-inam pong ilagay ng inyong hagdanan na gawa sa wood sa lugar na south or east o kaya naman ay southeast area ng inyong bahay. At kung ang inyo naman pong hagdanan ay gawa sa metal, ayan, meron po tayong mga nakikitang hagdanan na ganyan, yung gawa po sa metal. Ito naman po ay magandang ilagay sa north na bahagi ng inyong bahay. At para naman po sa mga sementadong hagdanan o konkretong hagdan, ayan, saan po ba natin ito mas magandang ilagay? Sa ang pwesto po ng ating bahay? Pwede po natin ito ilagay sa northwest, southwest, sa west, or kaya naman sa northwest. So yan po yung mga dapat kalalagyan ng ating mga hagdanan ayon sa feng shui upang mas makapagdulot po ito sa inyo
ng mas maraming swerte. Ano, makaiwas tayo sa tinatawag nating kamalasan. Ayan. Kaya kung minsan kahit ano yung pagsusumikap natin sa ating buhay, ay talaga namang epektuhan po ito ng bad feng shui o yung tinatawag nating maling pwesto po ng ating mga kagamitan o parte ng ating bahay. So I hope naman po ay makatulong sa inyo ang aking simpleng kaalaman na binahagi sa inyo ngayong araw na ito. At ito po ay para sa mga taong lubos ang paniniwala po, ano po, sa feng shui. So sa lahat po ng mga pampaswerte na binabahagi ko sa inyo, lahat ng mga ritual, ay kailangan po natin ibibigay palagi ang ating 100% ng paniniwala upang sa ganun mas magdulot ito ng magandang epekto sa lahat. Kung nagustuhan niyo po ang aking video ngayong araw na ito, please don't forget to give me a like, and I hope magkita-kita po tayo muli hanggang sa mga susunod kong video. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone. Happy New Year po! Bye-bye po!